Ayos pala. Tatapos na? Ay, ikaw. Sige. Ito, regalo mo. Magtatanong ka. Hindi, walang problema yan. Is open dito. Bakit raw kung Muslim, maraming asawa, apat or lima, anong ang dahilan kung bakit pwede siya? Masyala. Napakagandang tanong. Hanggang lima, ha? Inshallah. Sa kanyang isip yan, ako lang ang nagsasalita. Kasi nagtatanong na siya kanina eh. Wala problema. Kahit isang tao magtanong, meron na siya, sa'yo na yan. Kahit ang tao magtanong dito ng 10 beses, walang problema. Pero ikaw na bro ang sasagot, walang problema. Kasi medyo yung tone ng boses ko ay hindi maganda, inshallah. So magandang tanong, ang tanong ni kapatid, patungkol ito, bakit daw ang Muslim ay pwede mag-asawa ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima? Subhanallah, may lima. Ano si Ustad? Dapat yung may experience dito ang sasagot. Kasi si brother, isa pa lang eh. Pasagutin po natin yung mas maraming asawa sa amin. Si Ustad po, mas experienced po siya para at least malaman nyo kung bakit ina-allow sa Islam ang mag-asawa ng marami. Ito pa man ang pinaka-favorito kong subject eh. Pero mag-iingat ako, pag nandiyan itong misis, baka mapalo ako sa ito. Okay. Una, bago ko sasagutin, kasi mayroong taong Alemanya, German, pumunta sa center namin at nagtanong the same question. Tinanong ko siya, bago ko sinagot, tinanong ko siya, what is your favorite food? Yung bang pinaka number one food sa'yo, pagkain? Sabi niya, pizza. You think another food? Favorite food? No, I only like much pizza. Okay. Pizza in the morning, I told him. Pizza in the morning, pizza in the afternoon, in the evening, pizza. Tomorrow also pizza. 1 month pizza. 12 months, 1 year pizza. Do you like it? My goodness. No. How come you like pizza? Okay. Making, having wife. Does it like that? Mag-asawa ka ng makikita mo ngayon, misis mo. Umaga siya naman. Next day siya naman. Isang buwan. Hanggang 30 anyos, tingin sa misis mo, hindi na misis mo eh. Parang, ha? Bihira lang na hanggang 60, magsama si Tinta. Dahil nagsasawa na siya, ang totoo lang. Pero, kasi hikma ito eh. Ito ang hikma. Pag magkain ka kahit anong sarap na pagkain, kahit anong sarap na pagkain, kung ito'y ulit-ulit mo hanggang tatanda ka at mamatay, talagang magsasawa ka. Okay? Pero mayroon ditong escabeche, mayroon ditong adobo, mayroon ditong tinula, mayroon dito, ha? Walang problema, kita araw-araw, pipili ka eh. Okay. Sa misis, huwag kayong magagalit misis ha? Dahil ang pagkain, pinaka-importante sa tao. Patay ang tao pag walang pagkain. Ang misis ay parang pagkain din. Ang misis lang ayaw niya. Okay. Pero ganito ang totoo. Sinong lalaki magsasabi dito na hindi na siya tumitingin ng babae, misis lang niya ang iyong kanyang tinitingnan? Nakailanman, ha, nag-asawa siya, mula nung nag-asawa siya, wala nang ibang babae ng kanyang tinitingnan. Ha? Brother, halika, may regalo. Tise, halika, may regalo. Tise, regaluan siya daw, wala nang tinitingnan. Huwag kang titingin dyan, ha? Siya raw, wala nang tinitingnan. Ang pinakasinungaling na lalaki, pag magsabi siya, na ang tinitingnan ko lamang na babae, misis ko, hindi na ako tumitingin sa ibang babae, yan ang number one na liar, sinungaling. Ha? Bakit dito ang mga lalaki, nandito? Itong mga dito, anong ginagawa nila dito? Ito, ibang lahi. Ito, anong, bakit ka hindi umuwi? Tapos na. Ang kailangan dito, nakapadala ng pira, ha? Nakabili ng bilihin, eh bakit pa nandito nakaupo? Pero kayo, mga Muslim, wala kayong, kasi nakikinig kayo sa akin. Ha? Nakikinig kayo sa lecture dito. Pero yung iba dito, nakapadala ng pera, nandito pa. Nag-tiks-tiks pa. Nakabili na kung anong bilihin, nandito pa. Ano? Hindi nga tayo mag-hipokrito. Magsabi nga tayo ng totoo. Yan ang tunay, ang totoo eh. Ang lalaki, by anthropologists, even the science anthropologists, who study human being, they say, man by nature is polygamous. Man by nature is polygamous. Okay. Bible. Ito mga pare at mga pastor,
na nagbabawal sa pag-asawa ng dalawa, I challenge them. Show me from the Bible, kung may mga pastor dito, buong sahod ko, witness kayo mga Muslim, witness kayo, ang Diyos mismo at propita ng Diyos nagsabi, huwag kayong mag-asawa ng dalawa, huwag kayong mag-asawa ng tatlo, apat, isa lang ang inyong asawahin. Kung may propita, if there is single prophet from the Bible or God from the Bible saying, don't marry two, three, or four, then I have to give my whole salary in whole month. Magtiis na lang yung dalawa kong misis. Ha? Kung mayroon silang mapakita sa akin. Wala. Bago, papatuloy natin, sino bang nakakaalam sa batas tungkol sa pag-aasawa? Sino? Si Moses. Si Moses ang binigyan ng 10 utos. Nandoon sa 10 utos, thou shall not covet thy neighbor's wife. Covet thy neighbor's wife. Iba yung nagsabi nga, don't marry another. Covet your neighbor's wife. Ang ibig sabihin, huwag niyong gapangin, huwag niyong ligawan, huwag niyong gagalawin ang asawa ng iyong kapitbahay. Misis, simple sa Islam, pag ginagapang mo yun, iligawan mo, putuliig mo. May asawa na yun eh. Pero hindi nagsabi, don't marry again. Huh? It is the law given by God to Moses for men. Hindi ito batas sa babae. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Ang ibig sabihin, may asawa na yung babae. Katunayan si Moses, dalawa ang asawa. Sa Biblia, ang tumanggap sa 10 utos, hindi nakakaintindi. Mga pastor at mga pare, you understood the Bible better than Moses? That in fact, Moses, he holds and he received the Ten Commandments. Why Moses got two wives? Moses didn't know about the law God given to him. Saan mabasa? Basa sa Exodus. Mabasa saan pa? Sa Numbers 12 verse 1. The second wife of Moses, tinatawag na taga-Ethiopia. Ang first wife of Moses, Sephora. The second wife, binisyon lang, it's a black from Ethiopia. Dalawang asawa ni Moses. Hindi siya nakakaintindi ng batas? Si Abraham. Ama na ng pananampalataya. Father of faith in Christianity. In Islam, Abraham, Abu Anbiya. The father of the prophets. In Christianity, father of faith. Ama na ng pananampalataya. Si Abraham. Abraham in the Bible. How many wives? Ama pa ng pananampalataya. How many wives? Genesis. Ang unang asawa, Sarah. Pangalawang asawa, Hagar. Pangatlong asawa, Genesis 25 verse 1, Keturah, the third wife of Abraham. Nagkakasala? Maimpir mo si Abraham dahil tatlong asawa? King Solomon, read the Bible. King Solomon, first king. Solomon, 700 wives? 700. Dito sa aklat ng Kristiyano, walang nakabasa, walang nakakaalam. Padre, pastor, ang tanga niyo naman eh. Huh? Bakit hindi niyo tinuturo ito? Sana mag-asawa ng mga Kristiyan ng dalawa. I challenge again, where in the Bible God and the prophet said, marry only one. Don't marry two, three, or four. Otherwise, you'll be thrown to hellfire. Saan? So, ang mga Muslim, dito tayo sa Suratul Nisa, sabi ng Allah, marry women of your choice. Marry women of your choice. Two, three, or four. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. Sinabi ng Allah, mag-asawa kayo ng dalawa. Hindi nagsimula sa isa. Hindi nagmula sa isa. Sabi pa ng Allah, mag-asawa kayo ng dalawa. Tatlo. Apat. Subalit, kung kayo ay hindi makabigay ng justisya sa kanila, better for you to marry only one. There's a condition. Ha? Ang Islam, mag-asawa ng apat, maximum apat. Pag namatay ng isa, dagdaga naman. And at the same time, buhay pa, apat lang ang allowed sa Islam sa kapanahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another thing, kung apat ang asawa ko, kung bibilhan ko ng Toyota ang una, Toyota din ang pangalawa, pang-apat. Hindi pwede nga Kia, Hyundai ang pangalawa. Huh? Kung ang refrigerator ko, anong laki ng refrigerator ko, anong brand, yun din ang pangalawa, pangatlo. Kung magbatayo ako ng bahay, yun din. So ang punto dito, brother, that if you are ready to marry two or three, bigyan mo silang equal justice. Sabi nung grabe. Eh saan? Maraming tumatawa, maraming umaasim ang sikmura dahil sa pag-aasawa ng
dalawa, tatlo, apat sa Muslim. Pero halos lahat ng mga Kristiyano sa mundo, halos lahat ng Kristiyano sa mundo, bago kinasal, tanong ako, bagong kinasal kayo, mga lalaki kayo, Kristiyano, bago kayo kinasal, ilang babae umiyak sa iyong likuran? Huh? Sino ditong isang lalaki or babae, virgin siya kinasal? Huh? Sige, sino? Ditong lalaki. Yung kinasal sa virgin, yung lalaki na yan, wala, hindi siya nakatikim ng iba, yun lang ang pinakasalan niya. Huh? So why? Hindi ka pa kasal binata ka pa. So ang punto ko dito, brother, saan ang maganda? Legal? Legal apa? Or illegal? We practice legally, other side, illegally. We practice publicly, other side, privately. Privately. Ikaw, Presidente Estrada, dating Presidente, ilang babae ang nakuan mo? Nadiskas sa iyong mga tuhod. Presidente. Ikaw, Senador Estrada, matanda ka na, ilang babae dumaan sa iyong tuhod? Ang dami, senador, presidente, representative, chief of police, halos ang nagbibilangin ang dami. Tapos, ang Muslim, mag-asawa ng dalawa-tatlo. Saan ang maganda? Pakasalan kayo, legal, makatanggap kayo ng benefisyo, or gawin kayo ng kabit. If I am a woman now, if I am a lady, sana mas maganda to be a kabit, kereda, sausawan, or a legal wife, number two, number three. Hindi lang tayo mag-hipokrito, mga kapatid. You must look at what is the reality. So, yun po ang sa Islam. Makaasawa kami ng dalawa, tatlo, apat, provided we can build justice. Sana kami ang magtanong, why you Christian, you marry only one, pero tumitingin kayo sa ibang babae. Kung talaga ay gusto nyo isa lang asawa, pikitan niyong mata sa ibang babae. Eh, bakit may mga dito ang katawan ay halos pumuputok? Ay, naku, ang mata parang lumalabas. Matanda na. Sa tanda ko nito. Kahit ako, pag nakakita ko ng babae dito, naku, parang ang Mount Ararat ay pumuputok na. Ang Mohon del Mundo, Senorito Mio. Pag nakikita, ikaw kahit ito, mga matatanda na kayo, gusto kayo na mag-asawa, dagdag. Sa Islam, walang bawasan. Walang bawasan, mayroong dagdagan. Alhamdulillah, yun pang isa. Okay. Solusyon. Yun ang solusyon sa sakit. Ano ba ang problema natin dito sa katat? Ikaw, lalaki, anong problema mo sa katat? Mayroon kang sweldo, mayroon kang trabaho, ha? Maayos yung trabaho mo, accommodation mo maayos. Anong number one problema mo sa iyo, lalaki? Your religion have a solution? Do your religion have the solution of your big problem? Ha? Ang number one na problema sa lalaki dito sa Qatar or kahit saan man sa mundo, maganda ang trabaho, ha? Maganda ang sweldo. Saan pumupunta para ma-solve yung problema niya? Sa massage parlor. Sa sauna bath para maka ang init niya ay lumalabas. Bakit hindi ka pa mag-asawa ng dalawa, Dudong? It's allowed in your Bible at in the Quran. Mag-asawa ka naman, please. Huwag mong bubutasag yung ibang babae, paiyakin mo, iwanan mo. Kung ako'y babae, naku, hindi ko puputulan yung ulong maliit na yan. Walang okay, sige, tawa kayo. Alam niyo siguro, taga may asawa na kayo. Okay. Masyala, iba talaga yung bed.